Ben, Tulfo, Fun Filter. Alam naman ho natin, naglabasa na ho sa balita itong... ito naman after matapos hong... ay sabihin ho ng ating presidente sa UN official na... Ay, kung kinakailangan ho daw ni presidente natin, si President Digong ay pa-examine yung si President Digong ay may problema sa pag-iisip. At sagot ho ng presidente ho natin, naturalmente, parang ang dating, kailangan daw sila ipakain sa kurkuda sa mga buwaya. Ito ho yung mga bagay na kuminsan siniseryosong malaki. Talagang ito ho yung tingin ng iba para sa mga dayuhan. Ibang usapan na to, pero para sa atin, sana ay nahu tayo rito. Ang point ho rito ng ating presidente, dito ho sa mga human rights group na to, galit ho sila kasi ho yung advice ho, ang payo ho ng Pangulo, kung sakaling pumunta na ho rito mga taga-UN, mga human rights, para gawa ho yung kanilang mga tanong, katanungan ho. Sa anumang kadahilan, kung legal ang kanilang pagtatanong, talaga namang pwede hong sagutin ng mga pulis at kumbaga, huwag niyong sagutin kung kinakailan, huwag niyong sagutin. Kasi dito hong mga loopholes na nakikita ho natin, mga boss na, well, sabi nga ng President Digong, just shut up, don't say anything, just say, order ng Pangulo. If you shut up and say, order ng mga Pangulo, ini-incriminate na ho yan. Para bang destroying the organization. What's wrong with that? Pag sinabi ho ng Pangulo, yun hong justification ganyan. Mga boss, pag hindi ho tayo sanay, parang dayuhan ho tayo at pinakinggan ho nating presidente, nagsasalita, para sa kanila, big deal na ho yan. Para sa atin, kumbaga, hindi na ho natin binibigyan ng pansin at magiging laman ng balita. O, naging laman na ho ng balita yan. Bahala na ho kayo bumalanse. Pero para sa akin, mga boss, very simple. Marami rin ho nagsasabing, well, siguro... Ditong ginawa ho ng UN, alang karespeto sa Pangulo ho natin, lagi, at sabi naman ng iba, it's a payback time para naman makatikip ang Pangulo natin both ways. May kanya-kanya ho silang mga, interpretasyon, may kanya-kanya silang mga rason para sa atin lang ho. Pinakikinggan lang ho natin, puro ingay. Unfiltered yung aking mga sinasabi, mga boss. Ben Tulfo, Unfiltered.